talagang matatapang kayo, decidido kayo sa ginagawa nyo, mag-drop out na kayo. Tapos, mayroon pa kayong pinapanigan. Eh, nasa ano tayo eh? Nasa democratic country tayo eh. Kung saan na majority win. Ngayon, kung hindi mo kikilalanin yun, eh hindi ka dararapat talaga dito. Di ba? Yes. So, ano masasabi mo doon na nagluhod pa rito sa may dito, sa harap mismo ng Palacio del Gobernador? Yung pare? Ay, yung nakita ko lang sa pare, yung nangingilang nga siya, yung medyo kalbo. Pero yung lumuhod, hindi ko na napanood. Di ba lumuhod dito? Yun, si, ang tawag nila doon yung kalbo na yun, si Kwan daw yun, si Reyes, yung running press daw yun. Pag tinatanong mo nang matatamaan sila, biglang na tumikwas, tatakbo. Ang nga pala, no, sa mga pare, no, dyan sa simbahang Katolika, sa mga kagaya kong Katoliko, nananawagan kami, no, huwag na kayong mangilam. Ngayon tuloy, nagdududa na yung ibang Katoliko eh, na nagtatanong na kung lilipat na ng INC, iba ng religion dahil sa inyo. At sa inyo mga pari kayo, mga pinagsasabi nyo, nangingilam kayo masyado, hindi nyo nalinya yun. Ngayon kung concern kayo, maging neutral kayo, hindi yung may pinapanigan kayo, hindi nyo kinikilala yung 31 million yung bumoto dyan eh. Ha? 31 million yan, hindi yan biro. Oh, ngayon kung sasalungatin mo yun dahil lang hindi pumabor sa kagustuhan mo, wala. Talagang isa ka sa mga nagpapabaksak dyan sa simbahang Katolika. Maniwala ka sa akin. Huwag kayo mga ilang mga pare. Hindi kayo ang magiging basihan namin kung kayo ba yung nagsasabi ng totoo. Huwag niyong gamitin ang pagiging pare niyo. So sa ano naman idol, sa mga kabataan naman ngayon na ito nga, sumasali sa mga rally. Ito ha, lahat naman tayo napapansin yan eh. Kabataan ngayon yung supporter ni Lenny, no? Na kumukontra ngayon kay Bongbong Marcos. Nakala nyo kayo yung tama. May punto naman kayo sa ibang sa iba, pero wag na kayong maruto kayong tumanggap ng pagkatalo. Wag nyo ngayang kainin kayo ng sistema. 31 million yan. Yung bumoto dyan, mga magulang nyo, mga lolo nyo, sila yung nakaranas talaga ng tunay na hirap ng panahon ng Marcos, ng Marshall. Mali lang yung turo eh. Kasi nga, siniraan lang talaga. Pero kung magre-research ka, dami nang lumalabas ngayon eh, na video na walang cut, walang hindi scripted, di ba? May kita nyo ito talaga ngayon. Na hindi na kailangan ng pa-brainwash, na-brainwash lang kayo eh. Maniwala kayo, na-brainwash lang kayo. Hindi nyo alam yung tunay na pinaglalaban nyo. Yun lang yun. Idol, ano masasabi mo na halos yung sumasali ngayon ay mga scholar pa ng gobyerno? Yun na nga, no? Ako ha, tungkol naman sa edukasyon, hindi ako nakapagtapos, no? Pero nangihinayang ako sa mga taong yun na under Marcos daw, eh, parang sasabatuhin nila yung pasok, di sila mag-aaral. Ibigay niya sa deserving yan, no? Yes, tama. Ibigay niya, ang daming gusto mag-aaral ako. Kung ako may babalik lang, mag-aaral ulit ako. Kunin ko yung isang slot nyo. No? Kung talagang matatapang kayo, decidido kayo sa ginagawa nyo, mag-drop out na kayo. Mag-drop out na kayo. Kung na kayo papasok, panindigan nyo yan. Yun lang hamon ko sa inyo, mag-drop out kayo. Tapusin nyo na yung scholar nyo, huwag kayong mag-aaral. Bigay nyo sa iba yan, mas maraming deserving sa inyo dyan. Sa mga teacher naman sir, na ayaw na rin daw nilang magturo nang dahil sa nangyayari ngayon. Ay, tanga na pabor. Mag-quit na rin kayo. Maraming gusto mag-teacher na mag-aral ngayon, lalo na si Sara Duterte ang inilagay para sa education. Mag-quit na rin kayo, di kayo kawalan. Ang totoo niyan is parang pabor pa nga eh. Kasi kung magiging teacher kayo, pero ang ituturo niyo lang din is pang-brainwash sa mga estudyante, no? Mas okay nga na huwag na kayo magturo. Ibigay niyo sa karapat dapat yan. 31 million ang bumoto, marami dyan gusto mag-teacher. Maraming papalit sa inyo, hindi kayo kawalan. Tama. Tama talaga sir. Sa parang yung nagsasabi lang naman sir, yung mga nagtuturo din sa mga bata ngayon. Kasi alam mo, sa totoo lang, marami yung teacher talaga ang sablay. Na nung mga bata pa tayo, lalo na nagbumasi lang sa libro, kailangan nga talaga i-revise yung libro na yun. Kasi nga, masyadong nasiraan ng gusto yung
mga Marcos dahil lang dyan sa mga maling impormasyon na ibinigay. Kaya sa isang banda, hindi mo masisi mga kabataan na galit sa Marcos. Kasi nga, yung mga teacher at libro, ayun yung turo na ganong kasama ang mga Marcos. Sir, kung ikaw tanongin, sir, favor ka ba na baguhin na yung libro ngayon? Hindi mo na mababago yung kasaysayan, pero yung i-revise. I-revise, mas okay yun. Mas okay i-revise yung, na lang. Wag mo lang, hindi mo siya mababago. Pwede mo siya isama, no? Kumbaga, yun na yun. Sabay, i-correct na lang ng history natin na, ayun nga, no? Na, naisahan o naloko lang din ng mga Marcos. Parang ang istorya ng pelikula, eh. Kung iisipin mo, eh. Isang magiting na parang bayani, no, ng isang bansa. Napilit na pinalubog ng mga kasamahan niya, trenador siya, at naghari-harihan yung mga dilawan hanggang sa pinanganak yung anak niya at tumala siya ngayon, nabuhay uli sa katawan naman ni Bongbong Marcos, yung pagiging tunay na bayani. Ayun na lumalabas niya. Kasi gusto daw talaga nila, hindi daw talaga bayani yung tatay na Marcos. Hmm. Hindi daw talaga bayani. Bakit daw pinalibing sa libingan ng bayani? Eh, doon pa lang eh. That, bakit po, si Ninoy Aquino ba, sir, sa tingin mo ba ay isa ba siyang bayani? Ayun nga, nakakatawa eh, no? Feeling ko, alam naman natin lahat ng nangyari, no? Doon sa namatay na si Ninoy doon sa may airport. Oo. Ang feeling ko doon, sa eksena na yon, usapan na talaga na baba na bibirahin siya. Pero feeling ko lang, ang usapan is babarilin lang siya, ituturo ang Aquino, pero hindi niya alam, tutuloy na pala siya ng asawa niya. Si Cory Aquino. Yun, ang masasabi ko lang dun, wala, scripted yun. Talagang pinapatay talaga siya ng pamilya niya. Kaya matuturing ba siya na bayani, sir? Hindi matuturing. Layo. Ano mag nagawa niya para matuturing siyang bayani? Ito na ngayon. Babaguhin na daw yung 500 kung sino bang sino bang papayag dun. Parang tatanggalin na ata yung 500, sir. Papalitan na siya ng iba kasi hindi naman daw talaga hindi daw talaga may tuturing. Ano ibig sabihin, yung 500 na pera papalitan lang ng mukha? Oo, pabor na pabor, tanggalin yung mga bayani dyan sa pera na yan kasi yung, marami naman daw bayani na pwede, bakit siya pa na hindi nga, naman daw talaga totoo? Oo nga, bakit, kahit nga ako nagtataka ako bakit yun hindi naman siya karapat dapat doon. Pwede pa si Digong, no? Kung nice. May lalagay tayo na pwedeng ipalit si Digong, pero syempre kilala naman natin si Pangulong Duterte, ayaw niya ng ganyan, ayaw niya ng mga credits, hindi niya gusto yung ganyan. Okay na siya na simple lang, itingin ka lang sa paligid kung ano yung mga nagawa niya, hindi niya na kailangan pamukha sa tao na ano, kaya ito yung mga nagawa ko, hindi na. Pero kung tutusin, mas pabor pa tayo na si Digong ang ilagay kaysa kay ano, kay Noy-Noy. Wala naman talaga nagawa yun. Saka yung mga pink na yan, dilawan talaga yan. Huwag na silang magtago kasi alam nyo, unang-una, kung yung pink na yan, hindi yan naging sablay nung panahon nila, lalo na ng 2016. Kung malang-mali sa dilaw, hindi naman magpapalit ng kulay yan eh. Hindi naman magiging pink yan eh. Ngayon, kaya sila naging pink, kasi nga may mali sa dilaw, kaya sila nag-pink-pink ngayon. Pero sila pa rin yan, yan pa rin yan. Huwag na nilang lokohin yung tao, dilawan talaga sila. Thank you, sir. Maraming salamat. Yun na lang, no? Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, sir. Hinihintay ko nga sila dito, eh. Mamaya.